Mahal na mahal kita. Ano? Nasisiraan ka na ba talaga, ha? Eh wala ka namang hilig o kaalam-alam sa paggawa ng tinapay. Ang tigas naman ng mukha mo. Gusto ko po ng certificate. Teka, lasing ka ba, ha? Hindi po. Seryoso po talaga ako. Paanong seryoso ka? Eh, puro kalokohan naman yung sinasabi mo. Mag-aaral ako mabuti. Alamin ko yung mga teknik. Pangako, magsisikap po ako. At akala mo, sapat na yung pagsisikap para matuto ka, ganon? Bukod sa teknik, ano pa po ba? Sabihin niyo po sa akin, kakayanin ko po yung lahat. Tumahimik ka na. Walang mangyayari kahit na maglinis ka pa ng kawali ng 3 taon. Bumalik ka na lang sa kwarto mo. Wala na po bang ibang paraan, Master? Wala na! Ano ba ang dahilan mo? Tinatanong kita kung bakit bigla mong naisipan na gusto mong makakuha ng aking certificate sa loob ng 2 taon. Nakipagkasundo po ako kay Jacob. Sabay po kaming kukuha ng pagsusulit mula sa inyo. Ano ka mo? Kaya ka mag-aaral ay dahil makikipagpaligsahan ka kay Jacob para sa certificate? Ganun ba? Opo. Gusto ko po siyang labanan. At gusto ko pong manalo. Sirahulo ka talaga! Kapal lang mukha mo. Teka po, sandali lang! At gusto mo akong talunin? Yabang. Loko-lokong bata. Papa, huwag niyo naman po sanang tawanan lang ang bagay na ito. Alam niyo po, pag may naisipan ng taong yan, lahat na lang kami nagugulo dito. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung bakit nandito pa siya sa bakery hanggang ngayon eh. Si Takdo ay isang batang nabuhay mag-isa sa lansangan. 12 taong gulang pa lamang nasa kalye na siya. Mula pa noon, wala nang ibang laman ang isip ng batang yan kundi ang hanapin ang kanyang inang nawawala. Kaya hindi mo siya masisisi kung minsan ay may kakulitan siya o nakagagawa siya ng konting kaguluhan. Kaya alam po, Papa, hindi naman pwedeng paasahin siya sa isang imposibleng pangarap. Ang malinaw sa akin, hindi lamang sa pamalo maaaring matuto ang isang tao tulad ng ginagawa mo sa kanya. Pero Papa... Noon pa man, pinagkaitanas siya. Napakabata pa niya nung mawala ang kanyang ina na siyang tanging gabay niya. Nabuhay siya sa kahirapan at sa malupit na mundong ito nang walang nag-aaruga sa kanya. Oo, Papa, pero ang usapin ay ang gusto niyang matutong gumawa ng tinapay. Tama po bang payagan natin ang tulad niya sa gusto niyang mangyari? Kung ganon, tatanungin din kita. Bakit pumayag ka na bumalik sa bakery ang batang yan pagkatapos ng mga ginawa niya? Ano po? Ibig ko sabihin, nung sinabi niyang gusto niyang bumalik sa bakery, bakit mo pa rin siya tinanggap sa kabila ng mga ginawa niya? Di ba para sa mga bata po yun? Ospital ng mga bata yung pagdadalo nun, hindi ba? Kaya malamang sabik na po naghihintay yung mga bata dun. Tapos iko-cancel nyo. Rodrigo, magtiwala ka sa malinis na puso ng batang yun na ikaw mismo nakakita. Magtanim ka ng pangarap. At mabilis na tutubo yun dahil sa kanyang determinasyon at katapatan. Kung ganun, Papa, pumapayag na po ba kayo na makipagpaligsahan si Takgo kay Jacob? Eh, sa totoo lang, mukhang magiging masaya yun. Sa tingin ko lang naman yon. Pero ang gusto ko, sa iyo ang huling pagpapasya. Mahal!